Hello po, sana okay kayo dahil okay kami. So for today's vlog, kwento-kwento, konting kwento. Nandito lang tayo, hindi tayo maggagala. Kuha niyo yun. Okay, kanina, mayroon lang akong i-share. Kanina, about 12:30, something like that. Habang nasa kusina ako, may dumating na package. Yan o. May tumating na package from Canada galing kay ate. Itong si ate talaga ini-spoil niya ako. Pero bago natin buksan ito, gusto ko lang magkwento ng very short story. As you know, mga kalalabs, kahit sa ang lupalop ng mundo, may mga OFW, may mga Pilipina, kuha nyo yun, na nagpapapackage sa Pilipinas. Let's say, gaya dito Libano, nagpapapackage sila ng mga balikbayan box sa Pilipinas, sa Greece, mga ganun ba. Tapos, sa Saudi, sa Abu Dhabi, mga ganun ba. Tapos, from Canada to Lebanon, wala pong kumpanyang nagpapadala ng balikbayan box, mga packets ba. Kaya, ito'y padala sa akin ni ate. Pag nagpapadala sa ate, ganyan lang. Last time, pinadalhan niya ako ng medyo malaki-laki ng konti, ganyan. Kaya, gustuhin man niyang magpadala ng box, mahirap. Dahil, naalala ko nung nasa Canada kami, nagpadala din ako minsan sa hipag ko ng isang box. Yung isang box, ang binayaran namin sa isang box, $470. Tapos, ang mas matindi pa noon, nung dumating yung box na yun, pagdating nung box na yun dito, tinubos pa ng hipag ko ng $300. So, wala na kaming magagawa dahil nandito na yung box. So, ganun. Kaya si ate, gustuhin man niyang magpadala sa akin, hindi po pwede dahil masyadong mahal. Kaya itong small envelope na ito para sa akin, katumbas ng Abu Jambu box. Kuha niyo yun. Dahil walang kumpanya from Canada to Lebanon. So, gusto ko lang i-share sa inyo mga kalalabs kung anong laman nito. Dahil itong si ate talagang ini-spoiled niya ako. Matutuwa kayo, matatawa kayo kung anong laman nito. So, gusto ko lang i-share sa inyo mga kalalabs. Gusto ko lang i-share sa inyo kung gaano ako kamahal ni ate. Dahil alam niyo ang sabi niya. Sabi niya sa akin kasi, so buksan na natin. Sabi sa akin ni ate, pag nagbablog ka, ang pangit-pangit mo, sabi niya sa akin. Magpaganda ka pag nagbablog ka, sabi niya. Kaya tignan niyo ang padala niya. Ito ang padala sa akin ni ate. Yan. Tatlong lipstick na original. Ayan, naka-lipstick na ako. Kuha niyo yun. Tatlong lipstick na original. Dito, pwede naman akong bumili dito. Kaya lang, yung lipstick dito, pag nag-lipstick ka ngayon, mamaya-maya, matatanggal na. Pero ito, mga original, mga L'Oreal. Wow! Kuha niyo yun. So, ayan. Tapos, day cream, night cream, sunscreen. Tapos, ito ang pinaka-importante sa lahat ito. Ito'y ano, reading ng ano, ng pag may blood sugar ka. Dahil kasi kami, meron kasi kaming history ng diabetic, yung mother ko, namatay siya sa diabetic. Tapos yung kapatid ko, 37 years old, namatay din sa diabetic. Kaya sabi ni ate, imonitor mo yung
blood sugar mo, sabi niya. Ako naman ang blood sugar ko is just a little bit above the normal. Hindi naman yung kataasan. Kuha niyo yun. Kaya ako, ang ginagawa ko, mini-maintain ko na lang, or I'm always jogging, I'm always lundag-lundag, kuha niyo yun. Tapos kinukontrol ko ang sa pagkain. Dahil, yun nga, meron kaming history. Ako yung natatakot na baka matamaan din ako. Ako'y meron na, kaya lang kontrolado. Kasi pag ano, may ano ka, blood sugar ka talaga, dapat makontrol sa mga pagkain at saka pagja-jogging. Ang maganda kasi, gaya ko, natamaan na ako, meron na ako. Kaya lang, napapansin ko pag umiinom ako palagi ng tubig, tapos pag nag-i-exercise ako, tapos kinokontrol ko yung pagkain, maganda naman ang nagiging resulta, hindi gaanong mataas. So kayo dyan, pag may alam nyo nang meron kayong blood sugar, makukontrol nyo yan sa pamamagitan ng pag-inom ng maraming tubig at saka exercise at saka pag-control sa mga kinakain nyo. So ayun, dahil ako'y naandito na sa states na ganoon, hindi naman gaanong kataasan, pero kontrolado ko. Kuha nyo yun. So kayo dyan, mag-ingat-ingat po kayo pag alam nyo nang meron kayong blood sugar. Kaya yan, padala ni ate. Ganyan ako kamahal ni ate. Kuha nyo. Tapos yung lipstick ang pinaka-importante. Sabi niya mag-lipstick daw ako pag nag-bablog ako. So ayan mga kalalabs, ang padala ni ate. So na-share ko sa inyo. Yun lang. Masaya lang ako na-share sa inyo. Masaya lang ako na i-share sa inyo kung ano yung padala ni ate. So that's it for now mga kalalabs. Yan ang content for today. So shout out time. Lisel ML, GGBs, paring Joel at kay Juday and Oman. So kita-kits tayo ulit sa susunod na ganap.